Hello guys! Kamusta kayong lahat at welcome back dito sa May Art Life. So, for today's episode, ay isi-share ko sa inyo ang first impressions and observation ko sa watercolor pencils ng Crayola. So, backstory, nakita ko sa online shop itong Crayola watercolor pencils and hindi ako aware na meron pala si Crayola ng ganito. Akala ko puro markers, paints, colored pencils at crayons lang ang meron sila. Pero since may kamahalan ang watercolor pencils na to, 12 colors lang muna ang binili ko para masubukan natin kung maganda ba siya at worth it bang bilhin yung larger size ng set ng 24. Kaya kung nagbabalak din kayong bumili ng Crayola watercolor pencils, panoorin nyo muna ang video na to at para at least may idea kayo kung worth it nga bang pilhin siya. Again guys, may kamahalan ang colored pencils na to. Regarding naman sa watercolor pencils, isa ito sa favorite art material ko dahil napaka-versatile niya at sulit na rin dahil pwede siyang gamitin like colored pencils at pwede rin naman as watercolors. Minsan naman, combination ng watercolor effect and colored pencils ang ginagawa ko. Napaka-convenient din dalhin nito dahil kasya siya sa isang maliit na pencil case ang 24 color set na watercolored pencils. And again, hindi ka na magdadala ng separate na colored pencils at watercolors. All in one, ika nga. Okay, mabalik naman tayo sa Crayola watercolor pencils. Yung colors na kasama sa set na to are pretty much basic colors since 12 colors lang siya. Sa swatching naman natin, cold press watercolor paper ang ginamit ko para makita natin kung gaano kaganda ang coverage kapag ginamit na siya as pencils. Dahil textured ang cold press paper, makikita natin kung gaano niya matatakpan ang texture ng paper. So far as colored pencils, para lang siyang normal colored pencils, hindi creamy or malambot ang lead or core niya, para ka lang talagang gumagamit ng pencils. At dahil hindi siya ganun kalambot, kaya average lang yung coverage niyan at makikita niyong lumalabas pa rin ang texture ng paper. To be fair, vibrant naman ang mga kulay niya. Medyo streaky nga lang siya at nakikita ang pencil marks, so dahan-dahan lang dapat ang pag-color at huwag gumamit masyado ng pressure para hindi maging streaky ang pag-color nyo. Pagdating naman sa pagiging watercolor, ito mas maganda siya as watercolor. Usually, yung ibang watercolor pencils kapag binrush mo na siya with water, nababawasan na yung vibrancy. At yung iba naman, nagiging parang oily or gel yung pigment at nahihirapan ka na i-spread or i-blend ang colors. Ang Crayola watercolor pencils, kapag binasa or binrush mo na siya with water, mas naging flat and solid yung kulay. Parang ang mas naging vibrant pa siya as watercolors kesa nung ginamit ko siya as colored pencils. Medyo may inconsistency nga lang kasi yung ibang colors. Ang ganda nung naging watercolor na, pero yung mga green shades naging parang gel or oily yung texture, kaya naging streaky na siya. Pero so far, okay naman yung the rest ng colors. Honestly, okay siya as watercolors, pero in my opinion, kailangan okay siya both as colored pencils and as watercolors. Kasi mawawalan ng point yung pagiging dual purpose niya kung maganda lang siya as watercolors. Yung isa pang point is yung price point. May kamahalan ang set na to at kung magdadagdag na lang ako ng konti, pwede na akong makabili ng ibang brand ng watercolor pencils na maganda at will work well as watercolors and color pencils. So guys, iyan ang opinion ko about Crayola watercolor pencils at nakita nyo rin sa swatching natin ang lahat ng colors at performance ng product na to. It's for you to decide if you think mag-work ang set na to para sa inyo.
Thank you guys for watching at sana nakatulong ang video na to. Kita-kita tayo on the next video. Thanks again and have a great day.